Ayan na, dahil maganda ang weather, samahan nyo kami at tatawirin natin ang aming summer cottage na isla na dagat. Ako kayo! Ano yan? Isang kilo? Good job! How many? Five! Ikaw na! Singit yud kay Gra. Ang ating dagat guys ay sobrang ice na talaga. Isang buwan na itong ice. So ngayon dahil maganda ang weather, so bibisitahin natin ang aming summer cottage na isla sa dagat. Ang kataon ang tumawid doon, no, sa isla. Kung makikita nyo yan, medyo malabo lang pero may nagtumawid na. Amazing. So ayan, nakakalahati na kami. So dyan tumatawid tayo dito pag nagdadrive ng boat. So ito yung madalas namin dinadaanan. So 40 to 50 yung lalim nito ng dagat. Tapos siguro yung kapal ng ice nasa mga 5 to 10 patawag nun, meters nasa summer cottage. So para alam mo na safe ang paglalakad, ganyan ang gagawin mo. Unahan mo muna, gagamit ka ng stick na sharp na matalas. So, ilaga akong makapaniwala. So, 10 years dito sa Sweden. Ngayon lang, twice ko ito ma-experience na lalakarin yung dagat. So, hanggang ngayon talaga namamangha pa din ako. Kasi, dinadrive ko to kapag summer. Tapos ganito, ay siya. So, dyan tayo namimingwit. Ayan. Pag season ng tamban, yung area na yan, sa aking mga kabarkad dyan na kasama ko mag-fishing ng tamban sa buwan ng May at June. So, malapit na. So, season na naman ng tamban. Ang tawag namin ay stroming. So, dyan, area na yan. So, tapos ito yung summer cottage namin. Ayan, dyan. So, mga 3 minutes lang sa boat. Pero yung malalaking isda, yung season ng summer, kahit saan harbor, mapa sa amin o sa kapitbahay, nandoon yung ano namin, nandoon yung malalaking isda. Pero yung mga maliliit dito, so kailangan namin, kailangan ko pa mag-drive ng boat. So ayan, so lahat ito mga maliliit na islands. Itong uyan na ito, maliliit na isla. Tapos yung amin din. So, nasa gitna, itong buong paligid na itong mga kakahuyan, mga gitna ng dagat ito. Ayan, kagaya nito. So, 10,000 population ng isla namin. Yung malalaking boat ng parang fair, pumupunta ng Gotland. So, kung pupunta ka ng Finland, dyan dumadaan yung malalaking ferry namin. Gotland to Finland. So, dyan lang sa area na yan. Pero ngayon, hindi ako sure kung may ferry pa din. Kasi buong paligod talaga ng isla ay sobrang ice ng dagat. Yep. Cottage! Andito na nakatawid na kami. After 1 hour. Unbelievable. Napakalalim ito guys. Ay. Hindi pa rin ako makapaliwala. Kasi after 10 years, 3 beses ko palang ma-experience ito na tatawirin yung dagat namin. Abaywang lang yung tubig dyan sa aming harbor. Pero dito, lagpas mga 10 meters yung lalim.
yung kapitbahay namin. Ayan. Sa mga ka-relate dyan. Na since sa umpisa, sinasamahan nyo ako mapalive, mapa-fishing. Ito na yung harbor namin. Amazing, ha? Ang aming harbor na sira dahil sa kapal ng ice at snow. Ay, naku. Hindi ako makapaniwala. Ang dagat ay naging super ice. Sobra. At tinawid namin ito ng isang oras para lang bumisita sa aming summer cottage kapag spring at summer. Ito na yung pag-chikahan ng aking asawa sa kapitbahay namin. Yeah. Andito din sila kapag ganito na, super ice. So, hindi talaga nakakatiis na hindi dalawin ang summer cottage. So, ito yung sauna bath namin kung saan kami nag-grill. Ayan. Amazing. So, hindi lang kami ang tumawid sa dagat, pati din sila. Ibisita din nila ang kanilang summer cottage. No. Ito yung kapitbahay namin. At hindi masyadong makapal ng snow dahil bumaba na kami ng 0 to 3 degrees na mga 3 days. Pero next week, minus na naman kami. So, matindi na naman ang kapal ng snow. Sa spring, magwawalis na naman tayo dito. Pag mga second week ng April, matindi, mawalis na natin dito. Kasi yung mga puno ng autumn, matindi. Mga dahon. Cottage. Andito na tayo sa aming cottage. Ayan, yung tatlong bahay na ito. Ayan, haunted house, tawag natin dyan. Pag walang tao. Ang aming relaxing place kapag weekend. Either doon sa aming garden. So, mga second week ng April, makakapagdalaw na ulit kami dito kapag weekend. Ayan. After 2 months. So, namiss ko mag-grill dito sa aming summer cottage. Sana mag-spring na. So, good to see you guys. See you in April. Pulmera din avanto. Yep. Bye. See you in the spring. We're going back. So, it's just a short visit. So, dito tayo nag-fishing kapag summer. Ayan, madaming isda dito sa aming harbor. Ngayon eh, natumba na ang aming harbor dahil sa kapal ng snow at ice. Pero babalik din yan pag nawala na yung ice. So dito tayo nag-grill. At nag-relax kapag summer. So excited na ulit kami. So ngayon, babalik muna kami sa kabilang bahay. Malapit dito kung saan ang ating garden. Isang oras na naman tayo maglalakad. So bye summer house. See you on the spring. We'll see, baka makadalo pa kami ng next week or 2 weeks. Depends sa weather, kung mahangin or malamig, or kung gaano kakapal na yung dagat. Safe pa din lakarin. Bye.
So we're back safe after back and forth. So now we're back and forth the gas station. So we have been walked for almost 2.5 hours, or maybe 3.